Story, Miami or Albany. Ito ang nagkakamali. Aurora Boulevard, Miami or Albany. Harbor, 15th Avenue, Miami or Albany. Malapit po. Yan po malapit sa Aurora Boulevard. No? Naka-attend siya sa ating church. No? At siya po ay nanggulo siya sa loob ng ating church talaga. Nanggulo talaga siya. Nanggulo yung demonyo sa katawan niya. Nakikinig po ho pa tayo. Ikwento ko lang sa inyo si Brother Eric. Si Brother Eric, iyan ay pinakain ng egg yolk na biasin na may orasyon. Pinakain siya. At nung nakaatin si Brother Eric dito, yung orasyon na sa katawan niya. Nakikinig po ba tayo? Dahil napakalakas ng presensya sa ating iglesia, si Brother Eric, Kiapulan, si Pulanggo, yung full-time natin ngayon, yung magandang lalaki, partner ni Baby J. Ngayon po, kapag bumubuhos na ang malakas sa presensya ng Diyos, si Brother Eric nagwawala yan. Nagwawala. Yung demonyo sa katawan niya nagre-react. Wala akong magawa kundi palayasin, patihimikin siya. Pero, every time na magagawain tayo, bumuhos ang malakas sa kapakinan ng Diyos, lagi siyang nagwawala. Alam niyo kung paano tumigil yung demonyo sa katawan ni Brother Eric, and this is very, very true. Merong anghel na lumitaw sa ating church. And this is true. Ang ginawa na anghel, ginano na espada si Brother Eric. At sinabi sa demonyo sa katawan niya, tumigil ka at dumayas ka na. Nakikinig pa ho ba tayo? From that day on, ang demonyo sa katawan ni Brother Eric ay umalis. Kaya kung kayo po ay gagalang lamang sa presensya ng Diyos, kung kayo lamang ay hindi manggugulo at hindi mag-iingay, kung kayo lamang ay makikinig sa akin at tumahimik kayo, lalo na kayong mga naglilingkod sa harapan ay umaakit kayo ng mas maagad, hindi kayo late para hindi nagkakaloko-loko ang ating mga paglilingkod sa Diyos, you will see an angel. The manifestation of the presence of God is so powerful. Kasi lumilitaw lamang ang maanghel at ang Diyos ay kumikilos lamang sa isang maayos na gawain. At kapag ang mga masasamang espiritu ay kikilos ng hindi okay riyan, nandiyan ang Diyos, nandiyan ang angel para gumalaw. One time, marami akong mga demon possessed na kinasaw. Masyado akong pagod na pagod. At nung ako'y natutulog na bumabalik yung masasamang espiritu. So tumayo ako at kinasaot ko. Pagkasaot ko, nawala na, natulog uli ako. Bumalik na naman at kinukulo na naman ako. Tumayo na naman ako, nagkasaot na naman ako, umalis na naman. Pero masyado na akong napapagod. And I heard a voice. Nakikinig pa ho ba kayo? Ito ang sabi sa akin ng Diyos. Anak, matulog ka na. Ako na ang bahala sa masasamang espiritu yan. At ako po'y natulog na ng mahimbing. At ang mga masasamang espiritu ay hindi na ho ng gulo pa sa akin. Napakan natin ang mahimbing. Kaya kung meron dito mga born again Christian na napaka matatakutin, samahan ninyo ako, magsisiyar ako. Samahan ninyo ako, sapantayan ninyo ako. Madilim, madilim, nag-iisa lang ako. Samahan ninyo ako. Wala akong katabi. Samahan ninyo ako. Biglang may umiyak. Boses na matanda. Tanong po tayo. Tanong po tayo. Mga minamahal, 2 Timothy 1:7. God has not given us the spirit of fear, but of love, power, and sound mind. Makinig kayo sa akin, totoo na si Satan ay may power sa mga hindi mananampalataya. Pero sa mga mananampalataya kagaya natin, walang power si Satan. Ang sabi ng 1 Peter 5:8, he was just like a roaring lion. Kagaya lang siya, hindi siya leon. Parang leon lang siya na umaatungal. Pero ang kanyang mga pangil ay wala na. Kailan tinanggalan ng pangil ng Diyos si Satan? Nung si Christ ay namatay sa krus ng Kalbaryo, lahat ng power ni Satan ay tinalo ni Jesus Christ.
Aminin ko po sa inyo, ako po'y matatakoting tao, nervyoso nung unang panahon. But when I got born again, hindi na po ako nervyosong tao. Ang dami kong lugar na pinuntahan, mga demon na infested area, pero hindi po ako natakot. Dahil kung takot ang pag-iralin ko, walang mangyayari. Eh yung iba nga, pag mag-open yung prayer lang, takot na takot, naginig na ginigig. Mag-open yung prayer ka. Open yung prayer lang yun, mag-close yung prayer ka. Magpaawit ka, sumayaw, matumugtog ka. Kumawa ka ng Bible study, hindi ako nunong eh. Puno-puno ng takot. One demon spirit of fear. Isang demonyo na espiritu ng pagtatakot. Maraming kumukontrol niya. Nagigilig po ko tayo. Ako talaga hindi tumitingin sa patay. Totoo lang. Hindi dahil sa natatakot ako, pero hindi ako nasasanay talaga tumitingin sa mga patay. Lalo na yung mga picture ng mga nangamatay, lalo na kung close sa akin, ayoko na ikita yung mga picture eh. Kasi naiiyak ako eh. Ayoko rin makipag-friend request sa mga patay na. Isipin mo mag-aapir, nakikipag-chat sa'yo, patay na. Ah! Katakot yun, isipin mo, patay na. Hi! Iyo po. Nagigiling po ho mo tayo. Kaya lang ako, no choice na ako eh. At laging kagaya kagabi, nasa funeral service na naman po ako. Eh laging nasa funeral service. Eh lahat na yata ng cemetery sa Metro Manila at Karatig Provincia, napuntahan ko na yan eh. Lahat na yata ng funeral rooms, napuntahan ko na yan eh. Pati mga hospital, napuntahan ko na yan. Ano po, sabi ko nga sa inyo, ang dami ko nang pinatanggap bago namatay, bago nalagunan ng hininga. Minsan na, komatos na yan eh. Pero naririnig ka na lang, pinapatanggap ko yan. Magpipray tayo ha, kakausapin ko siya. Ihingi tayo ng kagalingan ha, pero hindi man ibigay sa'yo ng Diyos ang kagalingan. Kailangan pumasok ka ng langit ha, hindi sumasagot yan, komatos. Alam ko, naririnig mo ko ha, mag-agree ka lang sa akin. Panginoon, patawarin po ako sa aking kasalanan. Lahat po ng pagkakasala ko nagawa, patawarin mo po ako. Sa oras pong ito, nagsisisi po ako. Tinatanggap kita bilang Lord God Savior ng buhay ko. Tanggalin mo po at pawiin mo po lahat ng aking kasalanan. Italang mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Yun. Kasi, alam niyo ba ang mga doktor? Ang mga doktor, alam nila magmamamatay na yan. Ito ang nasabihin ng doktor sa mga mahal sa buhay. Hindi nakikialam ang doktor sa religion mo. Ang sasabihin ng doktor, sino man ang pinuno ng iyong religion, tawagin mo na. Mamamatay na yan. Yes. Nakikinig pa po ba tayo? Yes. Sa akin po, madalas nangyayari yan eh. Kasama ko yung pamilya ko, no? Family day namin. Biglang tutunog yung cellphone ko. Pastor, pastor, naghihingalo. Wala akong magagawa, iiwan ko sila. Saglit, dyan na muna kayo. Kung makakabalik pa ako, praise the Lord. Kung aabutan ko pa kayo na kung hindi, bayaan nyo na, sa bahay nila tayong magkita. Pupunta ako ng ospital. Mapatanggapin ko. Amen. Hanggat kayang habulin na habulin natin ang nakakatakot sa atin din. Yung biglang nalunod, biglang nasagasaan, biglang nabundol, pinangungod, yun ang nakakatakot sa atin din. 50-50 ang chance para makapagsisi ng kasalanan. Pero nandiyan palagi ang ating pananampalataya na nawa sa 50-50 chance na yun. Nawa, sumagi sa isip. Hindi ang mabuhay lang, kundi ang humingi ng tawad. This is not a joke. Hindi po ito biro-biro. Nagigilig pa po ba tayo? Kaya minsan mas maganda pa yung nararatay ng mahaba eh. At least habang nararatay ng mahaba, sabi nga ng Pastor Raging eh, 1 year naratay yung tatay niya. Pero okay na rin. Sa 1 year na iyon, hindi nakapagsabo. Sa 1 year na iyon, hindi nakapag-cheeks. Sa 1 year na iyon, hindi nakainom ng alak. This is true. Sa 1 year na yun, hindi nakapanigarilyo. Bedridden for 1 year,
kundi paulit-ulit na makapanalangin. Kaya 100% si Papang pumasok ng langit. May tao pa ho ba rito? Kaya kung pumupunta kayo ng sementeryo, kahit naman anong araw, pwede kayo pumunta ng sementeryo eh. Wala namang araw na tinatangi sa Lord eh, di ba? Wala. Wala namang November 1 sa Bible na itangi mo yan eh. Wala. Kahit na anong araw, pwede kang pumunta ng sementeryo. Tingnan mo kung anong kalagayan ng mahal mo sa buhay na namatay doon. Yung libingan lang. Pero yung mahal mo sa buhay na nandun, wala na yun. Wala na yun. Yung kanyang buto, wala na. Yung kanyang laman na alabok na, wala na. Makikita mo na nandun, buto, ipin, buhok. Yan na makikita ko rin yung kanyang mga balat niya, laman niya. Wala na, nasa alabok na yan eh. Nahihinig pa ho ba tayo? No? Wala na yung mahal mo sa buhay niya. Nahihinig pa ho ba tayo? Alam mo, yung mga taong lagi na lang inaalala yung mga patay. Kinocomfort lang nila ang sarili nila. Yung lagi nagpupunta ng sementeryo, kinocomfort lang nila ang sarili nila. Ay, kalapit-lapit ng libingan ng nanay ko, hindi ako lagi pumupunta ron. May wala naman na yung nanay ko ron eh. Pangalan niya lang ang nakalagay doon. Corazon Diaz Carillo. Lapit na niya lang yung nakalagay doon. Wala naman na siya ron. Sinananay ko na sa langit eh. Amen? Yung tatay ko dati na sa may Laloma yun. Kaya alam, bandang huli, ewan ko, baka hindi na nabayaran ang uncle ko, yung kapatid niya, kasi yun na nagbabayad eh. Nung una, nasa may nicho yun. Dumating ang time, mga buto na lang, nilagay na lang sa apartment, na ganun, apartment type. Dinadalaw namin noon yun. Kada taon-taon, ganoon. No? Pero ngayon, wala na, hindi na yata nabayaran na uncle ko. Eh wala na rin naman yung tatay ko ron eh. Amen po ba? Nasa langit na rin yun, by faith. Mahala na si Lord doon. No? Kasi hindi ko naman, actually, sa totoo lang, namatay ang tatay ko isang taon o dalawang taon lang ako eh. Kaya hindi ko talaga nakita ang tatay ko personal. May mga pictures kami noon. Kaya lang hindi na namin pala, hindi na malaman ng nanay ko bago namatay kung saan na ilagay. May mga pictures kami noon eh. One time, meron pala kami kapag-anak sa Cavite. May daladalang picture ng tatay ko. Tama talaga yung sinasabi nila. Guwapo raw yung tatay ko, ako raw ang kamukha nun. Sabi, tama sila. Di sila nagsisi ng maling. Sabi nila, guwapo yung tatay mo, ikaw yung kamukha nun. Sabi ko. Kaya nung kabataan ko, and this is true, this is a true story, this is very, very true. Nung kabataan ko, nagpapakla-pakla talaga ako, nagpapading-pading talaga ako. Hindi naman ako bading ha, totoo ako, straight ako talaga. Alam mo kung bakit ako nagpapading-pading? Kasi habulin ako ng girls eh. Para huwag nila akong hayabulin. Kailangan, ano, oy, pares naman tayo eh. Ibig sabihin, nahalata nila hindi talaga ako bading, hinahabol pa rin ako. Eh, minsan, napunta ako ng Marikina. Meron babae, hinahabol ako, hindi na ako pinakuplan. sabi ng babae sa Marikina, ito yung lalaki para sa akin. Eh, wala, hindi na ako nakawala. Natalia. Hindi, joke na yun. So, ano pong ibig kong tukuyin? Ang mga patay ay hindi na po bumabalik pa. Hindi na bumabalik pa ang mga patay. Ang mga patay ay patay na. Once na ang tao ay patay na, patay na. Tinakda sa tao ang pagsilang, tinakda ang kamatayan. Mga ngaral 3:2. Hebrews 9:27, it is appointed unto man to die once and after this, the judgment. Sabi ng Bible, paghuhukom na kaagad. Kapag may mga mahal sa buhay na dumarating o muling bumabalik, hindi yun mga mahal sa buhay natin ang tawag doon, familiar spirit. Mga demon spirit yun. Or si Satan yun. Nagiginig pa ho ba tayo? Kaya rin bang gumawa ni Satan ng mga mabubuting bagay? Kaya niya rin. Ngunit, hindi talaga mabuting bagay yun. Sa dulo nun ay kapahamakan. Nagiginig pa ho ba tayo?
Diba? Nasabihin sa ini Satan, nalulungkot ka ba? Mag-beer house ka. Doon sasaya ka. Sasaya ka nga sa beer house, pero doon kapahamakan. Wala kang pera, tumaya ka sa loto. Baka manalo ka. Mananalo ka nga. Malamang. Pero ang kaluluwa mo, maluloto sa impyerno. Maluloto talaga. Kaya si Satan, gagawa ng kabutihan niyan pansamantala. Pero ang dulo niyan ay kapahamakan. Nakikinig pa ba tayo? Amen. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Amen. Yan. Isa pa nga akong palakpak, magandang palakpak o malakas na palakpak para sa Panginoon. Yan. Anong next verse natin? Yan. Anong next verse natin? Yung binasa natin kanina. Yan. Sa aklat ng Unang Chronicles 10:13-14. Basahin natin. Unang Chronicles 10:13-14. Saul died. Yan. Tinan ninyo ha. Saul died because he was unfaithful to the Lord. He did not keep the word of the Lord and even consulted a medium for guidance. Bakit namatay si Saul? Sapagkat siya ay hindi naging tapat sa Diyos, siya ay kumonsulta sa mga espiritista. So yung ginawa ni Saul ay pleasing ba in the eyes of God? No, bawal yun. 1 Chronicles 10:14 and did not inquire of the Lord, so the Lord put him to death and turned the kingdom over to David, son of Jesse. Kaya huwag mong alamin ang kapalaran mo sa zodiac. Ano ako eh, Taurus ako eh. Babasahin mo sa newspaper. Huwag kang lalabas ngayon. Ganyan. Sapagkat madadapa ka, huwag kang lalabas ngayon. Magsuot ka ng kulay pula. Sabihin. Pati lipstick mo pula. Ganyan. Diba? Yan yung mga sa horoscope eh. Bawal po yan. Hindi yan sa Diyos. Pati yung mga feng shui. Alam mo ba yung mga feng shui, yung mga price laging may 8-8 ang dulo? That is feng shui. Yes. Pinupong shui yan. Yung mga 8-8 ang dulo, pinupong shui yan. Nakikinig pa ho ba tayo? Huwag sabihin ng mga Chinese na kaya sila matagumpay dahil sa feng shui. Matagumpay ang mga Chinese dahil sila ay mga kuripot. At ang mga Chinese ay hindi magastos. Ang mga Chinese, konting tubo, okay na sila. Ang mga Pilipino, ayaw ng konting tubo, gusto malaking tubo. Ito. At ang mga Pilipino, no, magastos masyado. Sabi nga ng mga Chinese, aming mga Chinese, kikita ng 10 piso, gastos piso. Ang mga Pilipino, kikita ng 10, gastos 15. May utang pa. This is true. Sino po ang laging may utang? Yung mga malalayaw at mga maluluho. Yes, laging may utang yan. Dahil malalayaw at maluluho, ang lalaki pagkakain niya, ang lalaki mag-tip. Hindi masamang malaking mag-tip. Pero bago ka mag-tip ng malaki, bayaran mo muna yung utang mo. Yes. Nakikinig pa ba tayo? Nawawaan po ninyo ako. Yung mga maluluho, ito yung laging may utang. Ang sekreto ko sa buhay ko, sa pamilya ko, sa ating church, bayaran muna ang lahat ng dapat bayaran mahalaga. Saka tayo maglayaw at magluho, magbayad ng lahat dyan. Amen? So oras ng pag-aaral, pag-aaral ka muna ng gusto. Pagdating ng sem break at bakasyon, magsaya ka sa isang mabuting pagsaya. Pero sa araw ng pag-aaral, mag-aaral ka muna. Pero habang nag-aaral ka ng maayos, ay huwag mong kalilimutan ang magbasa ng Bible, pag-pray at ang paglingkod sa Diyos at ang dumalo. Nakikinig pa ho ba tayo? Naunawaan po ba natin yun? At kung tinatawag ka ng Lord into full-time ministry, full-time ka, huwag mo nang pilitin pang mag-aral. Sapagkat maaaring dumating sa iyo ang premature death. Ito po'y nakakatakot, but this is very, very true. Amen po ba?
Matagal ko nang pinipris ang premature death. Maraming ayaw makinig, maraming ayaw maniwala. Nakikinig po ho ba tayo? Marami tayong pangamahal sa buhay. Naihilain tayo sa mali, huwag kang papayag. Pagkos ang pangamahal mo sa buhay, ang hilain mo sa tama. Nakikinig po ho ba tayo? Pag maihila ka sa mali, mapupunta kayo sa impyerno. Pangalawa, ang mga pagpapala niyo ay ibibigay ng Diyos sa iba. Nakikinig po ho ba tayo? Okay. So, anong sabing ganoon sa unang Chronicles 10:13 hanggang 14? Hindi nagustuhan ng Diyos ang ginawa ni Saul. Hindi siya naging tapat sa Diyos sapagkat siya ay kumonsulta sa espiritista. Tata, ituloy natin ang pagbasa, another verses, para lubusan tayong maliwanagan. Anong sabing ganoon sa Leviticus 20 verse 6? Tingnan natin, I will set my face against the person who turns to mediums and espiritists to prostitute himself by following them, and I will cut him off from his people. Galit ang Diyos sa mga espiritista, mga mampukulam at mga magtatawas. Nakikinig po ba tayo? Galit ang Diyos niya. Tuloy natin ang pagbasa, another verse na pwede nating basahin. Ano ang kasunod? Sa Acts chapter 1, verse 3 hanggang 8, ito ang ganda. Tingnan ninyo ha, ang ganda nito. In my former book, Theophilus, I wrote about all that Jesus began to do and to teach until the day he was taken up to heaven after giving instructions through the Holy Spirit to the apostles he had chosen. Ito, ito, in verse 3. Taas po nga ng konti yung verse 3. Yan, pastora. After his suffering, he showed himself to this man and gave many convincing proofs that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. Okay, baba na po, salamat. Ano ibig kong tukuyin yan? Ito. Diba yung mga religion, pag namatay, meron pa silang pasyam, tama? Tapos may pa 40 days pa, tama? Yun. Ano yung paniniwala nila? Ito ang paniniwala nila. Pag ang tao ay namatay, yan ay pansamantalang nasa mundong ibabaw na ito ng 40 araw. 40 araw, nandito muna sa mundong ibabaw yan at naggagala-gala yan. Mga minamahal, hindi totoo yun. Si Kristo lang ang namatay at pagkatapos mamatay, bago pumasok ng langit, 40 days siya sa mundong ibabaw na ito. Hindi pa siya muna pumasok ng langit sapagkat pinatunayan niyang siya'y buhay. At nagbigay pa siya ng mga instructions sa mga alagad bago siya pumunta ng langit. Naunawaan niyo ako. Sino lamang ang gumawa nito? Si Kristo lang. Pero lahat tayo, pagkatapos nating mamatay, pagkatapos niyan ay ang paghuhukom na kaagad ang mangyayari magaganap. Naunawaan po ba natin? Opo, napakaraming religion sa mundong ibabaw na ito. At kung magkaminsan, gumagamit din sila ng Biblia, ang problema, ito ang katotohanan, ayaw nilang magbasa tayo personal ng Biblia. Ayaw nila. Ang sinasabi lang nila, yung itinuturo namin, tanggapin lang ninyo. Pero yung magbasa kayo ng Biblia, wag, bawal yun. Hindi nyo maintindihan yan, masisira ng ulo ninyo. Yung wag na kayong magbasa ng Biblia, yung tinuturo na lang namin ang sundin ninyo, mali po yun. Nagiginig pa ho pa tayo. Imbitahan mo sila sa gawain natin, di aaten sila. Bigyan mo ng mga taras, hindi babasahin. Pinagbabawalan sila ng kanilang mga religious leaders. Sapagkat ayaw ng mga religious leaders nila na malaman nila ang katotohanan. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, John 8:31-32, kung magpapatuloy kayo, ay tunay ng kayo'y mga alagad ko. Malalaman nyo ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Nakikinig po ba tayo? So ayaw ng mga religious leaders na basahin natin ang Biblia. Si Jose Rizal ay nagbasa ng Biblia. At si Jose Rizal, yung sinulat niyang Noli Milangre, ay nagmula sa Biblia. At ang totoo lang, ang paniniwala ng mga praylin, ng mga Spanish na naghatid sa atin ng relihiyon, ay kinalaman na gusto yan ni Jose Rizal. Basahin ninyo ang sinulat ni Jose Rizal na Dolly Metangrat, El Polibusterismo,
lalo na inolimit ang rehang-hango sa Bible niyan. Lalo na yung mga sulat ni Rizal sa mga babae sa taga-Malolos. Diyan mo makikita ang tahasang pamumundina ni Rizal sa maling aral ng relihiyon. Nagigiling pa ba tayo? Amen po ba? Kaya si Rizal ay nakapagbasa ng Biblia sa ibang bansa. Binuksan niya ang kamalayan ng mga Pilipino sa maling aral at maling paniniwala ng mga praili ng mga Spaniards na tinawag tayong mga Indio. At dahil dito, sa mga inilabas na mga aklat ni Jose Rizal, lalong tumamang si Andres Bonifacio. This is history, Philippine history. Lalong tumapang si Andres Bonifacio at lalong sumidhi ang pagmamahal sa bayan. Nagiginig pa ho ba tayo na ang dating bansang Pilipinas noon ay tinatawag na Maharlika. Ang pangalan ng bansa natin noon ay Maharlika. Pero nang dumating ang mga Spaniards dito, pinalitan ng Philippines na nagmula sa pangalan ni King Philip na noon ay hari ng Espanya. Amen po ba? Na ang aking pagkaalam, i-correct ninyo ako kung mali ako. Ang alam ko si Magellan is not an Spaniard but a Portuguese. Tama mo ba? Yes, a Portuguese. Pero hindi siya pinigyan o hindi siya sinamahan sa kanyang mag-i-explore. No? Ang ating bansa kasi ay napakayamang bansa, perlas ng silanganan. Nakikinig pa po ba tayo? Napakayaman ang ating bansa. Perlas ng silanganan. So, doon siya pumunta sa King of Spain, si King Philip II. At ito ang nagpahintulong sa kanya at nagbigay sa kanya ng mga kailangan niya to explore. At madiscovery niya ang Pilipinas. It was March 16, 1521. The Philippines was discovered by Magellan. Hello! Guys, ito ang isearch ninyo. Huwag puro pag-ibig, puro crush. Nagkikinig pa ho ba tayo? Ito ang pag-aralan ninyo, ang history ng ating bansa, ang history ng daigdig. Nagkikinig pa ho ba tayo? Ang history ng church, ang history ng ating paniniwala at pananampalataya. Kaya ang Maharlikang bansa ay napalitan at naging Philippines mula sa King Philip II of Spain. Nagiginig po ba tayo? Amen. Palakpakan natin sa Lord. Hallelujah. So, mga minamahal, binigyan tayo ng mga praili, ng mga Spaniards ng religion. Sinakop tayo for 333 years. Isipin mo, hapak mo. 333 years sinakop tayo ng Pilipinas. Ang haba ano? I mean Spaniards. Ang haba nun. 333 years. We were conquered and invaded by the Spaniards. Ang haba nun. Isipin mo, napailalim tayo sa mga Spaniards sa mahabang panahon. Sarili nating bansa, itanila tayo. Tingin kayo sa akin, kapag nakakita ako sa Pilipinas mismo, ha? Mga Chinese, mga Bombay, mga foreigner, dito sa sarili nating bansa, ang mga katulong nila ay Pilipino, nadudurog ang puso ko. This is true. Pag pumunta ako ng Divisoria, durog ang puso ko. Ang mga Chinese, ang mga boss sa Pilipinas, iba illegal pa. Hindi pa marunong mag-Tagalog. Ang mga katulong nila, Pilipino. Tinuturog ang puso ko. Pilipino ka na sa sarili mo ng bansa ka. Ang boss mo pa, Chinese. Bombay, taga-India, at mga foreigner. Hindi dapat nangyayari yan. Dapat sa sarili mong bansa, silang mga foreigner ang katulong mo. Amen? Hindi ikaw na Pilipino.
At kahit pupunta ka ng ibang bansa, hindi ka dapat doon mababa. Dapat ikaw roon ay nakataas at tinitingala. Nakikinig pa ho ba tayo? One time, nandun ako sa isang pool sa North Edsa. Nakita ko yung isang lalaki. Kasambahay siya ng mga Bombay, mga taga-India. Pinagpapasita ko siya, dinudurong at dibdib ko. Nakikinig po mo pa kayo. Isipin mo, sarili mo ng bansa. Tapos alipin ka pa ng foreigner. Ang sakit naman, no? Ganun ang ginawa ng mga Spanish sa atin. 333 years. Sinakop tayo. Binigyan tayo ng maling relihiyon. Binigyan tayo ng maling paniniwala. Binigyan tayo ng katakatakot na Diyos na hindi naman mga Diyos. Pinagbuha tayo ng mga Diyos na hindi naman mga Diyos. May mata hindi nakakita, may bibig hindi nakakasalita, may tenga hindi nakarinig, may kamay hindi nakakahawak, may paa hindi nakakalakad. Kinakailangan mo pang pasanin at isakay pa sa karosa. At iyong pang hilahilain. Isipin mo. Naawa-awa ang ating bansa. Nakangahabang ang ating mga kababayan. Eh, kagabi lang eh, bago funeral service, no? Sabi, Pastor, dito ho muna kayo. Kain kayo, kain kayo. Alam mo, yung katabi ko, ang daming ribulto. Eh, kung magbagsakan sa akin yun, paano na yung gandang lalaki ko? Napakaraming ribulto. Pero yung mga ribultong yan, tanggalan mo ng damit. Di ba mga kahoy yan? Tama? Kahoy yun. Yung mga ribulto, tanggalan mo ng damit. Di ba mga semento yun? Yung iba pangarap, di ba mga junk? Yes! Ito'y totoo. Maraming masag na ribulto. Kunin mo yan, gamitin mong junk, di ba? Junk yan. Makakaguhit ka na, pwede na kayong makapagpatintero. Pwede na kayong makapag-step no. Piko. Yes. Mga Diyos na mga papel na pinagdikit-dikit. Mga Diyos na mga kahoy na ginawang anyong tao. Mga ginto, mga pinak, mga bakal, mga bato. Nakakaawa ang mga Pilipino. Dito na ako pinanganak sa relihiyong ito. Dito na ako mamamatay. Dekandado. Pero hindi nila alam ang nagdala ng relihiyon sa Pilipinas. Inalipin tayo. Tinawag tayong Indio. For 333 years. Pati yung mga pangalan natin, mga luwalhati, luningning, liwayway po. Diba yung mga pangalan natin nung pinalitahan? Mabuti na lang maganda yung pangalan ko, Ricardo. Na ang ibig sabihin ay pamana. Yes. Came from the Spanish word, recuerdo. Mabuti na lang, maganda ang apelyido ko, Carillo. Ang ibig sabihin ng Carillo ay bisngi. Kaya naman ang bisngi ko yung mamula-mula. Like a rose. Hello. Pero yung iba ay ayaw ng kanilang apelyido. Batong bakal. Bato na bakal pa. Di makulangan i. Madagdagan. Alam nyo, napakaraming religion ang sumakop sa atin at binigyan tayo ng napakaraming bansa ang sumakop sa atin at binigyan tayo ng religion. Ang unang sumakop sa atin, mga Arabiano. Kaya binigyan tayo ng religion ng mga Arabiano. At maraming sumakop sa atin ng mga Chinese. Napakaraming religion sumakop sa atin. Binigyan tayo ng katakatakot na paniniwala. Pero salamat sa Diyos! Ang Diyos, hindi pinapahintulutang manatili tayo sa maling paniniwala. Binigyan tayo ng Biblia. Amen? Para malaman natin ang katotohanan. Kaya pinapaalam ko sa inyong lahat ang 40 days na naganap sa buhay ng isang patay na bago pumasok ng langit, 40 days sa mundong ibabaw nito, si Jesus lang yan. Minsan yung ating mga mahal sa buhay, kung bakit hindi nababago, tayo rin ang may kasalanan.
Sapagkat yung mali nilang paniniwala, inaayunan natin. Umipasyan. Handa tayo. 40 days, handa tayo. O that anniversary. Ay, nako. Nakikinig pa ho ba tayo? Masyado tayong mga masentimental value. Masyado tayong maramdaman malungkutin. Amen po ba? Kung nagmahal ka at ang iyong pinamahal ay nawala, muli kang magmahal. Muli mong buksan ang iyong puso. Pero wag muna ngayon. Ibigin mo muna ang puso mo ngayon kay Jesus. Pero, di ba, tayo po, mga Bisaya tayo, di ba, no? Mga waray-waray tayo. Mas maganda na yung batang-batasan kaysa waray-matasan, di ba? Maupay na, di ba? Maupay na yun. Kaysa naman, waray-matasan. Huwag yun ang tanong yun. Kaysa pinang waray-matasan. Mukhang bad words na tayo, eh. Ay, kinig pa po tayo. Nung bata ako, yan ang lagi kong naririnig. Mga salitang taga-samar. Talagang kinalakihan ko yan. Yan ang lagi kong naririnig. No? Nung bata pa ako, nung ako naman ay nagkumukuha na ng kurso, napunta naman ako sa mga Ilonggo naman. Yun naman ang mga naririnig ko. Yun naman ang nakalakihan ko kasi nanay ko taga-samar, tatay ko naman taga-Mambusaw Capiz. So yung dalawang wikang yun na naririnig ko. Eh nung nakapag-asawa ako, ibang wika naman ang naririnig ko, Aklanon tsaka mga Ilocano. Yun naman ang mga naririnig ko. Ganun yun eh. Amen po ba? So, kaya masabi ko, hawakan niyo yung puso niyo, hawakan niyo. Sabi mo, ang puso ko, para kay Jesus muna ngayon. Amen! Oh. So okay, next verse. Oh, yung mga nakaupo rito, bumalik yung mga nakaupo rito. Yung six for the chosen family, bumalik, ha? Sige, asa na tayo? 2 Corinthians 11. Ayan, 14, ayan. And no wonder, for Satan himself masquerades.